tila dumulas na ang dila dito ni Steph Curry, mga kapatid. Kaya pala ayaw ni KD kay Steph dahil parang prangka din pala kung magsalita itong si Curry sa kanya. Marahil isa nga rin po ito sa dahilan kung bakit biglang nilisan ni Durant ang Golden State maliban kay Draymond. Ito rin palang si Babyface Assassin e tila may lihim din na hindi gusto ang angas nitong si KD sa kanilang team. Medyo maramdamin nga din po itong si Durant at kitang-kita nga po ng lahat yan hanggang sa ngayon. Dahil halos puro hinanakit din ang nakikita ang mga posts nito sa kanyang social media at kahit mismo mga fans ng liga. E wala rin siyang pinapatawad at talagang nire-replyan niya lalo na't kung kapag hindi niya nagustuhan ang binabato sa kanya. Paano ba naman kasi mga kapatid ang matanong nga itong si Curry sa nalalapit na 3-point showdown nila ni Sabrina Ionescu sa February 17 All-Star Weekend. Kahit sino marahil hindi rin magugustuhan ang binitawang salita ni Steph. Para sa hindi nakakalam, isa pong sikat na WNBA player si Sabrina na talaga namang napakatinik din sa tres. In fact, sa sobrang tinik nito sa tres, nabura pa niya ang record nila Steph at Halliburton sa 3-point shooting last year lang na 37 points. 31 points lang ang naitalang pinakamataas na puntos at hawak nga po yan nila Steph at Halliburton. Pero nabura nga po yan ni Sabrina. Una nga pong natanong si KD kung sino ang pipiliin niya na magwawagi kila Sabrina at Curry. Walang alin lang ang sinagot ni Durant na ang dati niyang kampi na si Steph ang mag-uuwi ng panalo. Pero ibang-iba naman nga po ang sinagot ni Curry sa kanya. Tinanong nga po itong si Steph kung sino ang sa tingin niya na pipiliin ni Durant sa kanilang dalawa ni Sabrina na mananalo. Alam niya nga daw na pipiliin ni KD si Sabrina. At ang malupit pa nga po dyan mga kapatid, hindi nga po to inaasahan ng lahat. Dahil biglang sinabi rin ni Steph na kilala niya nga daw si Durant na instigator to o isang pasimuno para magkagulo ang lahat. Agad nga pong nalaman niya ni KD mga kapatid at talagang hindi niya nagustuhan ang tabas ng dila ni Steph sa kanya. Para bagang ganyan pala ang pagkakakilala mo sa akin Steph sa kabila ng samhan natin sa Golden State ano. Dahil agad nga pong binawi ni KD ang sinabi niyang si Curry ang mananalo. Ganito nga po talaga si Durant mga kapatid, talagang walang patawad at agad ka nga niyang titirahin din sa social media. Pero in fairness din naman sa kanya dahil ipinakita pa rin niyang may respeto pa rin siya kay Curry. Dahil siya nga sana ang unang sinabi niya na mananalo. Yun nga lang at hindi sinuklian ni Steph to ng magandang sagot hinggil kay KD ano. Samantala huling chance na ni Klay Thompson mga kapatid at dito sa San Antonio Spurs ang maaaring kabagsakan niya. Kung saan pwede nga po siyang maging veteran mentor ng team at para na rin maibalik ang value niya sa loob ng court. Makukuha ng Warriors sina Doug McDermott, Devontae Graham, Sadie Osman at Charles Basie. Desperadong desperado na nga rin po ang Warriors para makakuha ng perimeter defender. Dahil talagang napakaalat nga po ng kanilang depensa. Lalo na't kapag nandyan si Klay sa loob ng court. In fact, pangatlo nga po sa huli ang team sa defensive efficiency. Hindi na rin nga po nakapagpigil pa itong si Kendrick Perkins na dating manlalaro sa liga at ngayon isa ng analyst. Halos magmakaawa na nga po si Perkins na pakawalan na nila si Captain Klay. Matapos nilang ibangko na lang sa laban at mas pinili pa ang mga rookie na maglaro. Maliwanag pa nga po sa sikat ng araw na nagiging pabigat na nga itong si Klay Thompson mga kapatid. At nakakagulat din ang stats kung gaano kasama ang laruan nila kapag nandyan nga si Klay sa loob ng court. Napaka-impressive ng Warriors kapag magkasama sila Curry at Draymond. 33 wins at 8 losses lang simula pa noong 2021 to 2022 na season. Pero kapag nandyan na nga itong si Klay, e bagsak sa 36 wins at sangkatutak na 34 losses. Isa nga lamang po ang indikasyon nito. Napaka-inconsistent nga po talaga kapag parte na si Captain Klay sa lineup. Ano? Worst career shooting niya nga po itong 41.5% at 37.4% beyond the arc this season. Napakahirap nito lalo na sa mga solid fans. Pero kailangan tanggapin kung siya na ang lilipat bakod, di ba?